1. Alpha 1. Hi guys, good evening. Medyo maulan ngayon dito. So, pagpasensya na ako, medyo nakakarinig kayo ng raindrops. Meron ba, Bray? Meron sa akin. Meron. Medyo malakas eh. Pero today we're gonna talk about ano dapat ginagawa mo while waiting for your job interviews. Kunyari, nag-a-apply tayo sa workplace ngayon. Of course, hindi naman agad-agad tumatawag yan. Di ba? So, ano nga ba yung dapat natin ginagawa habang naghihintay tayo ng interview? Bray, ikaw, anong masishare mo tips, bro? Sa akin, Brad, based experience, habang naghihintay ng tawag from the companies, tuloy lang yung application. So, since may oras ka naman, it's a good thing to tailor fit every resume dun sa ina-applyan mo. Kasi most likely, yung skills nandyan na eh. So, it's how you highlight yung mga skills na natutunan mo throughout the years na fit dun sa hanap ng role na every application na gagawin mo. So, utilize that time, di ba? Ang the easy way out is, or the easy way to do it is to use the same resume sa lahat. Pero, ayun, mas madali, pero the probability of success, mas mataas yung pag naka-tailor fit yan with every role. So, continuous yung application. So, those are the things na gagawin mo throughout the day. Pag may nakita kang position, apply ka through LinkedIn, adjust specific, tailor fit the resume for that position. Then, number two, tanong ka din sa mga kaibigan mo. Kaibigan mo and mga colleagues mo before, baka may opening doon sa company nila. So, minsan mas mabilis din kasi yung process pag direct ka, no, referral. So, that's a good thing. Then, syempre, mas ganado rin yan yung mga magre-refer sa'yo kasi there's a possibility may makuha din silang incentive. So, that's number two. So, pag yan, nagawa mo na yan, one and two, other thing is continuously improve on your skills. Ano yung mga pwede mo pang matutunan? So, watch videos. Kung meron ka mga Udemy account or mga learning platform account, then utilize those things. YouTube, ganyan. So, learn. Read books. So, anything na makakapag-improve sa'yo. Then, number four on my end, workout. Kasi it's a good thing na it adds to your confidence eh. It's a good thing na every interview na every recruiter na tatawag sa'yo, naka maganda yung pakiramdam mo. Kasi it adds to your confidence. Lalo yan, phone interview usually mangyayari sa sitwasyon natin ngayon. Dagdag sa confidence mo yan, then mas maganda yung bitaw mo. Kasi nga, you feel good physically, mentally. Then number five on my list is improve mo rin yung paligid mo. So, yung kwarto mo, dinisin mo. Since you have time eh. Kung wala ka pa namang work eh. Or na you're switching eh. Para may current work ka, then, ano, improve mo yung paligid mo. So, the change starts from within eh. Then, ikalat, damay mo yung mga within the circle of your influence. So, yan, yung kwarto mo, yung bahay nyo. So, pag maaliwalas yung isip mo, you feel good about yourself, nakakatulong yan. It may not be as tangible as the other things, pero it adds up sa mga magiging interview mo, initial interview and follow-up interviews. So, yun yung akin, pare. Actually, yun, sa akin din, it's more of continuous improvement lang. Habang naghihintay, it's preparation. If you are employed, of course, kailangan mo pa rin gawin yung duty mo sa work mo kasi binabayaran ka nyan. So, hindi dahil nag-a-apply ka na is parang wala ka ng pake dun sa work mo. Of course, you have to be a professional. Siyempre, kung binabayaran ka nila for this certain amount of time, dapat bigay mo yung effort pa rin. Pero, siyempre, while getting ready, I think it's more of reading, updating your resume with the relevant
like facts or relevant stuff na napatuloy na nangyayari habang naghihintay ka. Just continues to update yourself, then tama yung sinabi ni Brian eh. Tuloy lang ang paghanap ng work. Submit lang ng submit ng resume, especially ngayon kumbaga yung application it's a numbers game eh. Parang kailangan mo ng mga certain amount of applications para matawagan ka a certain amount of times. So, yun yung parang goal. Just send them out there. Pag may tumawag, edi good. Pag wala, edi let's try again. Ganun lang naman kasimple, di ba? Hindi naman siya rocket science. But the thing is, we always use our free time to better ourselves. Dagdag tayo skill or practicein natin yung skill. Basta the thing is, we don't waste time. Diba? Kung naghihintay tayo, hindi tayo pwede maghintay sa wala. Dahil may ginagawa tayo to supplement it. Diba? Simple lang naman. May free time tayo, let's maximize it. Take on a course. Like watch YouTube. Yung mga may kwenta. Yung magdadagdag sa'yo. Yung mag-upgrade sa'yo. Yung palipas oras lang. Pero pwede magpalipas sa oras. Huwag lang yung buong araw, mukbang lang pinapanood. Ligo challenge. So, ganyan. Balansin lang natin. Kagaya yung lagi sinasabi ni JP, ilamang natin yung panalo. Ganyan lang. Ganyan lang kasimple yung advice. So, huwag na 100% mukbang. Huwag ka lang puro mukbang. So, ganyan lang. Simple, guys. Sa mga kahanap ng work dyan, good luck and hopefully matagpuan nyo yung para sa inyo, di ba? Yung magugustuhan nyo at mamomotivate kayo mag-work at of course, magbibigay din yung pangangailangan nyo at ang pamilya nyo. That's it, guys. So, any tips or ideas or any ganun, usually, usual na hinihingi namin ni JP, which is baka may sarili kayong techniques while waiting for a job interview or any tips nga for dun sa mga kasama natin dito sa community. Then, if you find value dito sa mga sharings natin, sa conversations natin, click subscribe, share nyo sa ano, whether yung podcast natin or itong videos natin, share nyo sa mga friends and families ninyo. Then, podcast directories natin, YouTube channel, check the description box. And that's it, guys. Thank you and see you next episode.